Ilang linggo matapos bayuhin ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan ang iba't ibang sulok ng Region 8, ramdam na ramdam pa rin ng mga mamamayan ang hagupit na dulot nito lalo na sa mga lugar na madalas bahain at tamaan ng landslide. Sa lalawigan ng Samar, naitalang pinakamatinding tinamaan ng kalamidad ang bayan ng San Jose de Buan na idineklarang isolated na sa loob ng ilang araw dahil sa pagbuho ng dalawang pangunahing tulay na nag-uugnay sa mga barangay patungo sa kabayanan nito. Ito ang naging hadlang sa pagpasok ng mga pangunahing pangangailangan ng mga tao na ngayon nga ay lalo pang nagpapahirap sa kanilang kalagayan. Sa tulong-tulong at pag-uugnayan ng lahat ng mga ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng 8th Infantry Division, di alintana ang masungit na bugso ng panahon. Agad ginawa ng paraan na makapasok ang lahat ng pangangailangan ng mga mamamayan tulad ng bigas, dilata, noodles, mga gamot at iba pa. Nagkaroon din ng 7 landslide ang naitala sa mga daang nag-uugnay sa bayan ng San Jose de Buan na kaagad namang nabuksan sa mga biyahero sa pamamagitan ng pinagsalib na pwersa ng mga residente at mga kasundaluhan matapos nilang pagtulungang tanggalin ang mga gumuhong lupa, putik at mga batong humarang sa mga naturang daanan. Ang Disaster Relief and Rescue Unit o DRRU din ng 34th Infantry Battalion, kabilang mga trupa na galing pa sa headquarters ng 8th Infantry Division, ay agad namang nagipagsalib pwersa sa ilang mga grupong naglalayong tumulong sa mga direktang naapektuhan ng kalamidad upang mapabilis na mapaipabot ang mga relief goods sa mga mamamayan sa kabila ng banta ng panganib na dulot pa rin ng patuloy na pagsungit ng panahon. Of these 7 landslide sites, 6 na yung clear ng ating mga kasundaluhan at ng mga civilian dito sa San Jose de Buan. Dahil nga po sa pakikipagtulungan ng 18th Infantry Division sa pamumuno ni Major General Mario Chan ay naipabot dito yung tulong na mga disaster relief goods para matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa tulong naman ng Tactical Operations Group 8 ng Philippine Air Force, siyasat ng pamunuan ng 8th Infantry Division kasama ang ilang kinatawan ng ibang inaasahang ahensya ang mga lugar sa paligid ng naturang munisipalidad upang masigurong matukoy at mabigyang pansin ang lahat ng lugar na posibilidad na tinamaan ng kalamidad. Kaugnay din dito, isinagawa din ng 8ID ang isang aerial recon gamit ang dalawang UH-1H helicopter ng Philippine Air Force upang mapag-alaman ang mga detalye ng mga nasirang tulay na siyang magbibigay daan upang matugunan ang pagsagawa ng mga paraan upang may saayos ang mga ito at may balik sa normal. Hindi tumitigil ang kasundaluhan sa pagpaparating ng mga tulong sa lahat ng mga nangangailangan. Nakaantabay ang mga ito 24 oras upang masiguro lang na makararating ang mga kinakailangan tulong sa mga nangangailangan kababayan, hindi alintanang panganib na nakaabang sa kanilang buhay. Meron pa kasi tayong mga ilang barangay dito sa lalawigan ng Samar na lumubog pa rin sa baha. At may mga lugar din na na-isolate dahil sa pagkasira ng mga tulay at mga landslide. So malaking tulong po itong mga goods na ito para doon sa mga kababayan natin, lubhang napitwan. Umabot sa mahigit 500 pamilya ang nabiyayaang mga tulong ng pagkain, tubig, damita at mahigaan ang naipamahagi sa oras ng kalamidad. Pangunahing tungkulin ng mga kasundaluhan na pagdaupin ang mga palad at sama-samang ibangon ang mga kababayan nating nangangailangan ng kalinga at tulong. Saka sa military na tumulong sa amin, napakasalamat kami. Dahil kung wala yung ganitong tulong, mahirapan yung mga tao. Kasi sa ngayon, walang pagkain na nakakarating dito. Nahihirapan kami ipasok yung mga pagkain namin kasi malayo talaga, mahirap yung daan, malayo yung pagkukunan. Sa patuloy na buhos ng ulan sa Region 8, patuloy pa rin dumarating ang tulong at kalinga sa ating mga kababayan na siyang patuloy na itinataguyod ng mga kasundaluhan ng 8th Infantry Division. Nananawagan naman ang 8ID sa lahat ng mga kababayan nating nagnanais magbigay ng anumang tulong sa ating mga apektadong kababayan sapagkat ngayon ang panahon na higit nilang kailangan ang ating tulong at kalinga upang kahit papaano'y maibisan ang pait na dinaranas nila, lalo't higit ay ang mga kamatayan. Sa ngalan po ni Major General Mario F. Chan, Commander ng 8th Infantry Division Philippine Army, ito po si Corporal Mark P. Agbat ng 8th CMU Battalion 8th Infantry Division Philippine Army, Camp Lokban, Balugan, Samar, nag-uulat para sa DCRH Nationwide.